Hello, hello. Welcome to the channel again, Alchils TV. So, ako gila si Tito Al. Welcome again. So, for today's video, gusto ko lang, may nabduman akong topic na gusto ko lang i-share sa inyo. Kag total sa subong ng mga times, duwa mo na siyang pinakasikat na obra diri sa Pilipinas, kag diri man sa Negros. Though everyday may hiring sila kag may opening. So, hindi ito na pagpatugayon. Ang ginanamin ko is about call center industry. Kung gusto mo mag-isa ka call center agent. So, gusto ko i-share sa inyo based on my experience lang. Or ang gakatabo sa amuning obra or sa amuning industry. Kag isa pa, muna sa pinakasikat, subong sa Negros especially, kay mas taas ang iyang sweldo compared sa iban. So, mas taas siya sa minimum wage pero hindi siya taas gin. Or subong bi minimum wage subong diri sa Negros provincial rate about 500, 480 pesos to 500. So, sa BPO or sa call center, maswildo ka mga 600 plus. Depende sa company na masudlan mo. May araman nga swildo ka 700 plus. So, depende man sa tenurity mo sa muning obra. Kag ganta lang ka mo insights about kung anong kakatabo based on my experience. Hindi na lang pag-discuss tanan. Ang i-discuss ko lang din sa sining video is paano mag-start anong kakatabo sa application, sa training, kagas na makalabot ka production. So, ang aton subong topic, so, ma-start basic or brief history lang sa paano nag-start ng BPO diri sa Pilipinas. Kag next is about the application process, then training, and then some maybe disadvantage kag advantages sa call center. Kag maybe at the last part, matag ko sa short advice or message kung gusto mo gid magsulod sa amuning career. So career na ni siya ginatawag subong kay kung galaw, maglaweng, kasi ka gusto mo yung mag-dream na gidya sa muning obra. So, pwede mo siya imuon karir hasta maglabot ka sa retirement kung kaya mo. Okay? So, let's start. Okay, so first part is brief history sa BPO kung saan siya nag-start. So, based sa na-research ko sa Google, siyempre, ang BPO or ang call center nag-start din siya way back 1992. So, ang tawag pa before hindi pa call center or BPO. So, contact center pang tawag before. Ang nagpa-start siya na is Frank Halls. Under Accenture Group, nag-create siya first contact center diri sa Pilipinas. So pag-start, hindi pa siya nga gabaton gid call dayon ang mga ahente or mga agent. So ang ila pa lang nga gina-process is replying to emails. For businesses and for services sa US. So ga-reply sila email about sa mga question or inquiry sa mga customers, sa mga businessmen dito sa Amerika. So muna siya nag-start. But nag-boom lang din ang call center sa 2005 na. Sa gin-introduce na ni Ma Rojas, ang nag-pioneer din siya in, sa pag-establish sa high technology industry. And also gin-promote niya man ang BPO na or ang business process outsourcing sa Pilipinas. So dra na nag-start na nag-sikat ang BPO sa Pilipinas kay damo taas gid sa amo tunga time compared sa iba na sweldo dito sa Metro Manila pa lang syempre nag-start kay ang call center nag-start gid sa Manila before. So Accenture is part na na dugay na siya nga company until today ara sa Japan. Then before may Teletech. So as far as I can remember may Teletech na before sa Manila nag-start. Then may Telos pa. Sangga training ko sa college ko,
dito na sa may Cubao, may Telos na na to. Ang ilang building, wala ko na idea kung ano na siya before, call center siya gali. So amo na pagsugod na nga ang mga businessmen sa Amerika, nag-outsource customer service dari sa Pilipinas. So ang sikat before sa wala pang Pilipinas is India. Number one, gina sila ya. So subong, until today, ang Pilipinas duga gakumpit na sa India, pinakadamo call center. Kag mas based experience ko ah, mas fluent ng mga Pinoy mag-English kaysa sa mga Indiano. Mas neutral, mas understandable ang the way mag-deliver words ang mga Pinoy compared sa mga Indiano. Kay for me, the way na observe ko kay minupunig ko yung mga Indiano before sa nag-work ko abroad, magambal sa labi, doon may ginaugong bulang adulse. What? Kaya damo man ga comment nga muna, hindi sila may kainchindi kung ang inestura nila is mga Indiano compared sa mga Pinoy na mas maintindihan kag mas nami mag-deliver neutral accent kung mag-istorya na sa mga kano. So based na sa experience ko, kay I've been with the BPO industry man for more than 8 years na, since 2011 until today, nag-untat lang siyang nag-work ko abroad. So ma-proceed nito kung paano ka apply kag ang difference sa application before, magsulod ka sa call center, and today. So before mag-apply ka, dapat naka-coat and tie, long sleeves, may Americana ka, naka-black black shoes, and then naka-slacks. Kagdala ka resume, sulod ka. Then ang mga guard, sa guard pa lang, ga-English na sila. Receptionist, ga-English naman na. Kapag sulod mo, dapat EOP na. EOP means English only policy. At kapag sulod mo sa building, ga-English ka na, bisan doon di ka pa kaisarot. So may English ka na na. Then isubmit mo na siyang imong resume sa front desk. Then dalaw na nila sa recruitment. Then una gina before, until today among na sa Japan, may assessment. So before yeah, may assessment kaya kung lang tao nila kung dinas nang nabalan mo sa computer. Kung kabalo ka mag-turn on, kabalo ka mag-navigate, kabalo ka mag-compute mouse. So amo na siya. Amo na sa first test to see if may basic knowledge ka about computer. So way back before, hindi lang ko sure, pero amo gina siyang start. Even guro sang pag-start niya sa call center, basic knowledge kid. But then compared before, dapat mapasaran mo gid ang assessment sa computer, and then may language and grammar na siya dayon. Ang taon nila kung kabalo ka mag-construct sentence, kung ka ano ka ng kainchindi ka sa English, kag kung paano comprehension mo. So na siyang tawag before Versant. May mga recordings na yung mga scenario nga masabat ka dapat, kay dra naman nila lang tawag kung paano ka mag mag-converse or paano ka mag-istorya sa English language. And then may time limit na siya, minutes, dapat gasigi ka hambal na wala utod-utod. Kaya ang muna ginalantaw nila ganyan kung paano ka mag-deliver sa imo sentences, ang imo grammar, ginapamatian. Then makapasar ka da, ma-proceed ka sa initial interview. Do sa labas unog ka. Yes. Initial interview. Oh, I'm sorry. So, after gila siyang written exam nga nakapasar ka na, may initial interview. Then, amo na siyang versant. So, pag versant mo nga nakapasar ka na, may final interview ka na. Duwa man ang final interview before. Either mapanel interview ka sa atubang sa tatlo, duwa, or apat ka recruitment agents sa recruitment. May mga pamangkot sila sa imo. Ang final interview ga last 15 to 30 minutes kisa mas lawik pa. Or may one-on-one final interview ka
sa recruitment, either sa recruitment or QA or maybe TL sa account nga butangan nila sa imo. Kag minagyan ko gani nga final interview before nga naglawig siya more 45 minutes to 1 hour. So depende sa account. Kay may account nga technical lang, so pamangkot nila sa imo more on situational kung paano ka magsabat sa customer, kung paano mo i-deliver ang imong script or kung paano ka mag-construct sentence. Mayroon naman nga account kung may dalang sales, so may part niya na pabaligyan kanila. So may gina-playan ko before, ang una ko gina-playan na aside sa kay first kong BPO is more on technical. So muna situational, napamatian nila kung paano ako magsabat, kung ano ka confident magsabat sa mga questions. And then after na nagsailo ko sa isa ka company, ang account may dala na sales. So ginpabaligya ko ano, ballpen. Kung paano ko ibaligya ang ballpen sa interviewer. And then mga situational, kung nanungimuon mo if may irate kang customer, irate means kung nakigakig ng iblang customer, nakapila na magtawag kung paano ka magsabat. So wala ka pa na idea, i-deliver mo lang siya as far kung paano mo siya sabton sa nabalaan mo lang. Okay? So and then after na makapasar ka sa final interview, may contract signing, and then schedule ka na for training. And then sa training, dra naman na, so dra ka naman na i-train about sa product. Okay? So sa product, mga one galast ang training up 1 month, pinakalawi ko before 45 days. Okay, may ano pa before, may grammar and language pang training for 2 weeks. Inatunduan ka pagid kung paano ka mag-construct sentences, kung paano ka mag-deliver sentence, paano ka magsabat, kung paano mo ma-identify kung past, present, future ang imo ginagamit ng words sa pagsabat sa customer. May mo pa na before. Kaya gusto niya daw almost perfect ang imo nga pag-deliver or pagsabat sa mga tawag na mabaton mo. And then, next na, amo na siya ang product training. 2 weeks mo na siya galas. 2 weeks, may sometimes sobra pa, depende sa topic. Da naman ka muna tuluan sang wave nyo, so wave ang ginatawag na batch. Kung magsulod ka sa call center, wave na siya. So wave 1, wave 2. So sa wave nyo, ginatuluan mo ka muna kung paano ka mo magsabat about sa product. Sa inyong client, tuluan ka mo kung ano na siyang ginabaligya or ano nga service ang inyo ihatag sa inyo customer. So, dra na siya itudlo tanan. Tuluan ba ka mo ng mga technique kung paano ka mo mag-deliver scripts, kung paano ka mo magsabat sa customer, kung paano ka mo maging polite sa pagsabat sa telepono. Dra maka mo din yung tuluan sa workflow. Kay ang kung gaubra ka sa call center, may workflow ang pagsabat nyo sa call. Hindi nga pagusto lang. So may opening, greetings, and then mayara pa na iba nga pagkahatag sa customers ang issue ya. Acknowledge, empathize, and relate. So personally, si customer may issue. And then, damo siya maging humble. So, ma-relate ka na eh. Ma-empathize ka. Para doon ma-feel yung ga-care ka man siya. Tudloan man ka muna. And then, kung paano ka maghatag sa resolution base sa gintudlo sa inyo sa product knowledge or sa product training. Na, tudloan ka muna tanan, workflow, tanan-tanan nga product, ang tanan nga benefits nga makuha ni customer sa ginabaligya or ginahatag sa inyong client. So, amo na siya sa product training. And then, next to that, is kung makapasara mo kay may assessment na siya. After some product training, may assessment, may mga practice calls pa na da, nga ma-roleplay ka mo. Ang imo nga ta-wavemate,
ma-act as a customer or ikaw be agent or ikaw namang customer din siya agent, pero yun na lang tawag na Japon ang sa agent na part kung paano ka magsabat sa issue. So kung ano natunan mo, kung ano nakalawi, kung ano nakadaan o kadalom, kung ano naging natunan mo, saging lecture. And then may assessment, dra na na din ng tawag kung sino ang ma-proceed or sino ang hindi. Kung may iban man nga companies, susubong na nga daw halos na nandiyak kapasar sa training. May kakadagdag lang after mock calls. So before ya, assessment, before mag-mock calls, assessment pa lang about sa product, kung ano nang imo nabalaan, may kakadagdag na. Na dra pa lang, why na ginapaproceed sa mock calls. So before subong, wala naman daw tanda halos na nang ginagaan chance. Then mock calls is do ka practice call man sa Japan, pero do may pagka live call man, bali do may customer ka na gid kag masabat ka na gid sa software niyo or may computer ka na gid ginakaptan, tapos may madial na kag masabat ka na gid base sa workflow, kag base sa natun-an mo sa product training niyo. So ang customer na hindi mo mangina live gid nga customer gid. So okay, ano pa lang na either inyong trainer, QA or maybe TL ang manawag kag mahatag sang issue. Diyan lang tawo nila kung paano ka magsabat, kung paano mo pasunuron ang pagbaton sang call, kag ang resolution, kag kung paano ka mag-deliver sang mga script mo or kag maghatag resolution. And then if may sale ang may sales ang inyong account, kung paano ka mag-pitch kung magbaligya sa katapusan. So, muna siya. And then, ang next part, makapasar ka na sa mock call, is nesting ng next. So, muna na siyang pinaka-last stage sa application process or sa training pagin kung mag-apply ka call center ang nesting. So, during nesting, gabaton na giga mo live call, kag may scorecard na. Based na gid sa scorecard sa production. And then pero mas nubo ang scores compared gid sa regular nang sa mga tenured agent na. Misin yun nubo do may chance pa kamo natagaan pa mo chance hasta maka-adjust na sa work sa flow sang mga calls. Kay hindi tanan matunuan mo sa training. So for me as my experience, so 80% in Japan sang matun-an mo about sa product or about sa paano mag-handle calls is during naginya kung ato ka na sa production. Kay sa training, tanan nga ginatudlo is by the book. Kag mag-practice call or during the mock call, by the book sa Japan para masabat niyo ang question, ang issue sa customer. Pero during nagidya sa production nagid, during nesting, magyan yun na nga may mga scenario na wala man natambo during training na dra nyo palang nabalaan. So, dra ka na di yun, mamangkot, kung hindi ka kabalo, mamangkot kagid, hindi ka magpakuno-kuno. Kay live na nga call ang imo nga makaptan, kag live nagidya nga customer, sang kliyente, ang imo nga istoryahon. So kung di kagidya kabalo, mangkot kagi dapat. Kaya once sa nesting, ara pa mo ng trainer nyo, may ano na nakon, may available ng TL or team leader or supervisor na na-assign sa inyo. So sila na makapyot, kag ma-facilitate upod sa trainer. Then may QA man na. And then may SME or FS. SME means subject matter expert. FS is floor support. So before ginatawag pa na siya ng floor walker sa ibang nga center. So sari-sari na sila, pro sila na ang mga tenured na damo na ginabalan when it comes sa account, sa product, kag kung anong kakatabo na sa live calls kung may mga customer na gin. So sila nang mabulig upod sang trainer, TL, or sometimes QA. Muna siya, pagsulod nyo nesting. Then, da naman ang masulod na yun ang QA talk. QA talk is quality assurance discussion. So actually sa training na siya nalipat na ko, pero may QA talk nga ihatag sa inyo ang
scorecard kung anong mga do's and don'ts during the call na hindi ka mo mabalda, na hindi ka mo ma-escalate. So escalate means sinablang i-report ka mo kay may sala nga do ka grabe nga natabos during sa call nga nahimo nyo. So sila na ang ma-deliver sang ang dapat kag hindi dapat himuon during sang call, during sang magbaton ka sang mga live calls. So kunakan sa production, expect ka may recording tanan nga call kag gina-audit gina sang QA for quality assurance. Na once may client na mamati, so sure man nga do ano man ang according man sa ila guidelines nga ginatag kung paano ka magsabat. So sila nang ga-monitor. So balik sa nesting, so once makapasar ka na sa nesting, kung pila man ka mo kabilog makapasar sa nesting, kay sa nesting naman dra na ang last nga do sa laay na. Ang kaya mag-proceed or ang hindi kaya na mag-proceed sa production. So kung pila ka mo kabilog nakapasar, fully pledged na ka muna after nesting na agent, and then during nesting gali. Sorry, during nesting pa gali, ang kakatabo na da. So 2 weeks man na siya. So hindi na siya bilogin nga daw ka 8 hours na makolgi ka muna. So daw ano lang siya ng first hour do mahadol ka muna or briefing, discuss do ka masummarize ka mo or nasummarize na gaan ka mo do review gili, I'm sorry, ma-review ka mo sa tanan nga na-study nyo during training, product kag ang work call flow. So i-discuss nyo na din 2 hours after second or third hour ma-call ka mo bi, then break, and then may briefing na naman, then ma-call na mo ka mo 2 hours, then ma-lunch, and so on and so forth until mag-end. Pero ang last hour na per me is hadol ng ma-discuss mo kung anong nagkalatago sa call nyo, anong pinakadamo ang call na bato nyo. Usually, if billing bing account nyo, kung pila ka bilog ang nag-inquire about billing, may or may nagsulod man nga iba nga call nga hindi is about sa bill, ang issue na discuss nyo na din kung ano nyo, paano nyo gin-handle. Then, takeaways. Takeaways, mga ano na learn nyo sang nag-take na kamo live calls gid. So, dyan na siya i-discuss. And then, pag nakapasar na kamo, fully pledged na kamo, then ipang-distribute na kamo na sa mga assigned TL nyo. So, don't expect nga paras na bisa kamo ka-batch ng 1 month na kamo danay or naging comfortable na kamo sa isa kang isa, may friends na kamo, hindi kamo mag-expect nga biltanan kamo isa kamo ka-team. Kaya once mag-abot na sa production, so ano ka muna, i-atag ka mo sa mga team na kulang ang ila agent. So malain-lain na inyo TL. Swerte lang mo if full na ang production, then kinalanggin magdugang tao kag may bago nga na hire na TL. So isa ka mo ka team, siya na ma-handle sa inyo nga bago nga ni inyo TL or new hire. So be careful lang kay by the book ni na yan ang TL. So i-follow nyo yung kung ano natunaan nyo sa production kag kung anong insakto. Okay, once bago ganyan yung TL, this is reality. Real talk niya. Once bago ang TL, bago na hire, bago na promote, stricto gina siya. Kay mabay the book gina siya. Kay may reports mo na sila nga ginasend. Pero once nga new ganyan yung TL, be careful and ubrahan nyo lang yung insakto. Okay, para smooth ang lakad sa inyong obra. Okay? So, amo na siya. Ang flow gid, magsugod ka. Kag masapos subong magsulod sa call center than before. Kag ang bayo hindi na long sleeve, necktie, kag mga long coat, Americana bla, or mas lax kay ginapat, or black shoes. So subong ang tawag na smart casual. So dapat naka t-shirt ka or jacket, then naka long pants and sneakers pwede na. Kung feel mo gidya magbayo gidya nga do corporate ka gid, kaya mo na ganin tawag corporate attire. Kung feel mo gidya okay malang na ya. Pero subong hindi na siya gid nga required. Dapat presentable ka lang, magsulod ka sa work. Kag fresh ka. Okay,
Once magsulod ka sa center, sa call center, fresh ka magsulod, magwa ka, haggard ka gina. And also, so mo na siyang ano, process pag paano kapag sugod apply until makagraduate ka sa training. So mo na siyang process, mo na siyang flow. Bisan din ka nga center. Depende na lang na kung ano nga account. Pero ang flow sa training, amugi na siya. Based gina sa experience ko. Kay kapila na ko mag-silo company. So amo na siyang flow sa training. So yung magsulod. Advice ko lang, once gusto nyo gin magsulod sa muning work, kay taas gin man ang pay compared sa iban, kag ay yan, bako na lang galing advantage kag disadvantages. So advantage, amo na siya, dako siya sweldo compared sa iban, obra, diri sa Negros. And then, muna nang go-work ka sa office, aircon, gapungko ka lang, mag-obra, bilog na 8 hours, gapungko ka lang, gahambal ka lang. Then incentives, and then isa pa gin nga advantage is may HMO, so health insurance. So magmasakit ka yan, hindi ka mamroblema na mabayad ka, magpakonsulta, kay may health card ka. Kag mag-tenured ka na bi, or more than 1 year ka na, may isa ka incentives, isa ka perks. Mag-ubra ka sa call center is pwede ka kadugang dependent nga libre nga hindi mo pag dapat bayaran. So bali ikaw na kagang isa mo ka dependent pasunod hasta I think gabaton ang mga company lima ka dependents. Pero kaya nang lang pinakalapit na pamilya mo sa imo. Pero sa kung may asawa ka, ang una gina sa hierarchy, asawa mo, din bata mo, kung dasan pwede na na, din mapasulod ni mo ang imo nga parents. Basta hindi sila maglapaw 65 years old. Depende sa company. Kaya may iban nga 60 lang ang ginaalaw, mayroon iban 65 na makasulod sa HMO. And then, muna may transportation allowance, kag may meal allowance. So, hindi magina siya dako. At least makabulig-bulig. Okay, so amo na siyang mga advantage. Kung may nalipatan ko, leave nyo lang sa comment sa mga advantage pagkid sa mga dugay na diga call center. So ang video ni is more intended sa mga aspiring na mag-ubra sa call center. So para may idea ka mo kung paano mag-sugod apply ang flow hasta makasugod ka mo production from training. Okay, so next is the disadvantage is, amo na siya, dapat ready ka mag-work graveyard. Kaya ang market is mostly US. So 12 hours ang difference. So gabi di, adlaw to ya sa ila. So adlaw di ya gabi na to. So ang isa kapagid is stress. Dapat ready ka mag-atubang sa stress. Kaya stressful environment din na ya ang call center. Grabe ang stress. Maagyan mo. Hindi lang about sa call ang ginabaton mo. Stress pagidalin sa mga bosses sometimes. Kaya may ginalaot nga score, may yaw-yawan na ipasa floor kung kaya mo. So, para ginaisin mo ang ubra. So, nagdugay man ko pero may sometimes nung hindi mo kaya. So, may rules lang na sila. Nga daw, hindi gid amo para sa akon. Nga kakabatian ko gid ya. Nga kung hindi mo kaya, resign. Pero doon hindi dapat yun, no? Dapat kaya ginatuluan ka muna sa sulod mo kung paano kung mag-empathize, paano mag-sympathize sa customer. Dapat may for me, dapat may empathy man. Halin sa mga higher supports kag sa agent. Kaya ang mga agent, ang mga frontliner. Kung wala ang agent, wala man revenue ang company. So, wala na. Kung kaya mo na siya ang stress, kag maya, pag isa nga maabot sa time, isa ka disadvantage, ma-burn out ka na gid ya. Nakaapoy ka na gid. So, dapat ready ka kung naman ang sulong mga obra. Kag ang isa pagid, ang imo pagtulog, abnormal na. Kaya katulog ka niya sa adlaw. Ang gabi mo, ang muna ng adlaw mo, ang adlaw mo muna ng gabi mo, kaya matulog ka sa gabi. Kag kung day off mo man, 2 days man ang day off, is pag 2 days niya sa tuod, pero tingaling mag-out ka, aga, matulog ka, pagagabi, bugtaw ka, tulog ka naman, dubali, isa na lang ka adlaw mo day off, ang ika second day. Kaya pag dasun nga adlaw,
pagkagabi, duty ka naman luwat. So, amo na, do ka abnormal lang yung matulog. So, amo lang na siya ang ma-share ko. Advice ko lang, if ready ka, umunto siya mga advantages kay disadvantages, dapat ready ka lang git. Kaya ang imong lifestyle malain git once ka-call center ka na. Kag hindi mo git magkalimutan, pag break, lunch, kaon ka git. Kaya gapulaw ka nga daan. Kag amulan ng kwan mo ng vitamins. So, subong ang mga time, siyang ga-vitamins ka pa ang masakit. Hindi ka siya madula. So, sa iban nga, sa iban, gabilib lang ko na sa ilang ay pag-out, mainom pa na. And then, ma-duty ng pagkagabi, pila na oras tulog, hangover pa. Pero, kung kaya mo, yan pwede na. Pero, for me, wala ko ginaginahin mo. Ga-shot-shot lang kami kung day off na. So, lawig na ka-video na naman. Pero, amo lang siyang insights, gid. Isang amuning video gusto ko lang i-share sa inyo. Kaya daw, nadumduman ko lang, kaya daw damo, gusto mong sulod sa call center, subong. Kaya gusto ko man, suguran ang amuning mga video about sa work. Kaya maybe in the future, ma-share man ko sa inyo isang pwede nyo man sudlan ng work from home, ng mga websites nga offer work from home, kaya mo muna subong ang gina-aim ko. So, pero diri lang taas na kayo kung lawag na yung video. So, thank you so much. Ciao.